Malaking pinsala ang idinulot ng bagyo sa bansang Italy na nakapagtala ng 29 na nasawi. Siyam na miyembro ng dalawang pamilya ang nakatira sa iisang bahay ang namatay sa Sicily. Tatlo dito ang naitangay sa Southern Island sakay ng kanilang mga kotse dahil sa hagupit ng bagyo. 17 naman ang naitalampatay sa bahagi ng Northern and Western Italy. Samantala, magpapaschedule naman ang cabinet meeting si Italian Prime Minister Giuseppe Conte para i-anunsyo ang state of emergency sa mga naapektuhang rehiyon. Bago pa man matapos ang autumn, nagsimula na ang mga Korean na gumawa ng kanilang kimchi bilang paghahanda naman sa paparating na winter season. Nitong weekend, ipinagdiwang ang 5th Seoul Kimchi Festival sa loob ng 3 araw na ginanap sa Seoul Plaza sa Korea. Bilang bahagi ng tradisyon ng Kimjang, nagkakaisa ang pamilya at magkakapitbahay sa pagbuo ng malaking kimchi. Mahigit 6,000 tao ang nagtulungan upang makabuo ng 165 na tonelada ng kimchi na ipinamahagi sa mga kapitbahay nilang nangangailangan. Sa festival na ito, maaari ring makiamoy at makitikim ang mga bisita sa tradisyonal o modern na kimchi pati na rin ang iba't ibang putahe ng North Korea. Hanap mo ba ang isang mala-frozen na Pasko? Matatagpuan sa Heshigten Global Geopark sa Inner Mongolia Autonomous Region sa North China ang mga naggagandang frozen trees na binabalutan ng mga yelo. Tinatawag itong rime na nabubuo dahil sa mabilis na pagyelo ng water vapor sa hangin. At dahil winter na, ang mga frozen trees na ito ay isa ng atraksyon sa China. Sandra Cabiquez, Newslight.